may isang bata na ayaw magsimba. Magbabago ang kanyang pananaw dahil sa payo ng mga taong nasa paligid niya. Nagsimula ang lahat. Anak? Anak, gising na. Sama ka sa amin sa pagsimba. Ayoko magsimba! Eh, anong gagawin mo dito? Halika na. Tumayo ka na dyan. Sama ka sa amin. Ayoko nga magsimba! Mas gusto ko makipag-usap kay Tio Jet kaysa sumimba! Sige, gayahin mo siya. Nanawalan ng tiwala sa Panginoon. Sige na, ate. Sama ka na sa amin. Simba tayo. Ayoko nga magsimba! Bahala ka dyan. Sige na, mabihis ka na para mabihis na rin ako. Sama-sama tayo pupunta sa simbahan. Sino yan? Ako to. Pasok. Yan. Tio Jed! O bakit? Anong narinig ko? Yan kasing pamangkin mo, kausapin mo. Ayaw sumama sa akin magsimba. Sige, hayaan mo muna kami. Sige, magbibihis muna ako sa kwarto ko. Anong nangyayari na naman kanina narinig ko sa baba ng pinagtataluhan yung mag-ina? Pinipilit nila kasi ako magsimba, pero Yoko, ikaw Tio, ba't hindi ka nagsisimba? Maraming dahilan kung hindi ako nagsisimba. Ano po yun? Teka. Itong panyo to ay nagsisimbolo sa mga pangyayaring naganap sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. Bakit po? Isang araw, may nakita akong isang babae tumatawid sa isang kalsada at nahulog ang kanyang panyo. At binalikan niya ito. Nung binalikan niya ito, hindi niya namalayan na may motor na paparating. At natuklasan na ang babae ay nasagasaan. Yun ang dahilan kung bakit ang bagong pananaw ko sa aking buhay. Sa pangyayari yun, kahit nasagasaan na ang bato, nagangiti pa rin siya. At hindi niya sinisiyang Diyos sa pangyayari mo. Ano panghihintay natin? Tio, maligo ka na. Maligo na ako. Maliligo na ako at mabihis ka na. At dito nagbago ang pananaw ng isang bata.